Hello guys, welcome back again dito sa ating PLC tutorial. So matagal-tagal din tayo walang turo, no? So sa ngayon, shout out muna sa mga ating mga tropa diyan, mga ating mga followers at ating mga subscribers, no? So sabi nila puro daw simatic manager yung ginagawa natin, no? So dito naman tayo pumunta sa TIA. So meron ako rito yung version 15, old version, no? So open natin yan, makita natin sa kanila na hindi lang tayo sa simatic manager, no? Kasi ang TIA is same lang naman simatic manager yan. So yan, meron tayo ngayon ano dyan, nagawa tayo ng new project natin guys. So create tayo new project, create new project. Ayan. So lagay natin dyan is new tutorial, new trial lang, new trial. So and then tayo yung author, so delay yun. Okay, so ayan, and then create mo lang, create project. So mag-create ka dyan. So basic na, kailangan may software ka para makapag-create ka dyan guys, no? So ngayon, open the project view. So ito kasi, ang gagandahan lang kasi dito sa TIA, andito na rin kasi yung HMI. Dito tulad sa Simatic Manager, bukod yung WinCC tsaka yung PLC. So dito, para makapag-start ka, pupunta kayo sa Add New Device. Dito sa left side, double click. So makikita mo dyan, nandyan siya, controllers, HMI, tsaka PC system. So dun muna tayo sa controllers. So meron ako rito na CPU, ayan. CPU, may IOs, ayan, may mga ano tayo dyan, mga ginagamit tayo para sa ating tutorial. So ang aking CPU is s7-300, no? So nandyan, CPU. So 3172DP yung aking CPU. So i-open natin yung 3172DP. And then 2AJ10 ang aking CPU. So double click. So wait, yung lalabas dyan siya, no? So unahin muna natin yung unang step, PLC muna tayo, mamaya yung HMI. So ngayon, ayan na siya. Lubas ng ating PC, ang ating CPU. And then wala pa tayong IOS. So punta ka sa kabilang side, sa kanan, may makikita ka dyan, nandyan lahat yan, one by one, special yan lahat. So DI muna tayo. Meron akong 32 DI. So syempre, common na yan, DC tayo. So nag-iisa lang siya. So double click, sa number 4 siya pumunta. So kailangan ko rin ng DO, 32 rin siya. So open. And then 5 amperes. So yung aking specs, 5 amperes. Double click. So ayan, so nandito na po siya. Gawin nyo compile. Compile para makita natin kung may error. So no error siya, zero warnings. So download natin sa device. So ganyan, download to device. Check natin kung magiging compatible. So kailangan nyo rin guys, meron kayong ganito, kung meron kayong laptop pero wala kayong MPI or Propibus, kailangan nyo to AMSA Motion USB to MPI or Propibus. So makikita nyo dyan guys, MPI tapos PLC SIM. PLC SIM is para lang yan pag nag sa simulation lang kayo. Pero ang kailangan natin dyan is PC adapter. So after PC adapter, then search, start search tayo, no? Start search, hanapin natin kung mababasa niya yung CPU natin. So maghahanap siya, hanapin niya, nag-scan siya, scanning. So until makita natin kung mag-error siya o wala. So ayan, may nakita siyang CPU, CPLC1. So ngayon, CPLC1 click natin and then load. Load natin yan. So ilo-load natin siya. Pag-load mo niyan guys, is sa starting, kailangan ma-stop mo talaga yung CPU. So pag-stop mo, ilo-load mo yan. Then pagka na-open mo na siya, ilo-load mo siya. So mag-i-stop si CPU natin. At makikita nyo dyan, yan, nag-stop na siya, naka-yellow, nasa stop mode siya. So at dito, after nung pininot mo yung load module, so i-start module natin dito, dito sa finish, and then mag-i-start siya mag-blinking. So nag-i-start na yung module natin. So okay na yung module natin, naka-start na. So pwede na tayo ngayon gumawa ng program, no? So punta tayo ngayon sa ating program blocks. Dito sa right, left side, nakita nyo dyan, program blocks. Ayan, program blocks, open mo yan. So meron ka ng OB dyan. Sa OB, pwede ka na gumawa dyan kung halimbawa temporary program lang. Double click sa OB.
Yan. So, meron ka ng OB1, no? Dito ka, pwede ka na mag-program dyan. So, gawa tayo stop start sa OB1, no? Pwede ka na maglagay dyan. Meron tayong mga icons dito. Pwede tayong maglagay dyan ng icons kung gugustuhin mo lang. So, halimbawa, dito, lagyan mo ng, ayan, normally open. O, addressan ko yan ng M1.0 para sa start button, stop button. So, lagyan ko rin dito. M means memory, no? Sa mga hindi nakakaalam, memory po yung M. Internal memory po yan. So, M1.1. Yan. Tapos, pwede na tayo makapag-output dyan. Meron tayong contactor dyan na relay, tsaka relay. So, meron tayong output Q4.0. Ayan, output tayo. So, kailangan natin ng holding contact dito. Ayan, tapos normally open Q4.0. So, and then close. So, meron tayong stop start, guys. So, ngayon, compile natin kung okay man siya. Compile. Compiling zero warning, zero error and warning. So, download na natin sa device. Download natin sa CPU. Ayan, titignan natin kung ma-download natin, no? So, ayan, checking siya. So, do you want to override? Yes. Okay, so pwede nyong i-monitor yan dito. Makita nyo, may salamin na yan sa gilid. Press nyo yan. Makita nyo, mamamonitor nyo yan. Kaya ko nilagyan ng memory yan. Kasi para yung ano, makikita ko yung ano. So, ayan, nakita nyo. Meron siya dyan, no? Meron na siyang power. Naka-power up na siya. Naka-online tayo, no? From PC to PLC, no? So, yan yung basic na pag-open ng ating TIA. So, kahit hindi S7-300 ang gamit mo or S7-15, kahit S7-200, pwede kang gumamit yan dito. So, hindi yan pinipili ni TIA. So, kaya sinasabi ko sa inyo, hindi lahat po is hindi marunong. Pinag-aaralan naman po kasi yan. So, off natin. So, meron tayong stop-start. So, ngayon, gagawin natin yan, lalagyan natin ng HMI. Yung HMI natin, pahabol na po natin. So, meron tayo ngayon basic dito sa ating TIA portal using S7-300, no? So, maraming salamat po, guys, sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa atin, kay PLC Basic Tutorial. So, next po natin is yung paano naman natin papa-start din tong ano natin, output, using si HMI dito lang din sa loob na TIA portal tayo. So next app, ano natin yon, next tutorial. Okay guys, thank you ah.